mga kapatid, umpisahan na natin ang ating paggawa ng cushion, yung cover ng ating cushion. So, ito, pinoporma ko na kung gaano kalaki ang tela ang gagamitin ko para sa foam na ito para magkapareho ang kanilang sukat. Kakamayin ko mga kapatid ang pagtahi ko kasi kung naalala nyo, sinaulit ko yung makina, diba? Hindi ko na maantay kaya dandanin ko ng kakamayin sa pagtahi ito. At alam ko, sasakit ang kamay ko nito kasi ang tela ay makapal. So medyo mahirap pero kaya lang.
Kung napansin yung mga kapatid, nagkaroon ako ng makina, di ba? Magandang klase siya. Pero hindi siya brand new. Bigay lang din sa akin ng aking kaibigan. So, ito na agad is good, di ba? Kasi naghahanap ako ng makina. So, nagkaroon ako ng makina ngayon na hindi ko binili. So, ito na. Tatahiin na natin to para matapos na. Kasi hindi ko kayang tapusin ng diretso, mga kapatid. Kasi alam nyo naman, trabaho ako, di ba? At last, I'm done, mga kapatid. Natapos din sa wakas ang aking pagtitiis na pagkamay at pagtatay ng cover ng cushion na ito. So actually, mga kapatid, hindi ko to maikabit ngayon kasi gabi na din, pagod na rin ako. Kasi alam nyo naman, trabaho din ako bukas. And then, maipakita ko din sa inyo, mga kapatid, kung maikabit ko man to pag may chance ako, kung kailan na namatay yung aking mga halaman doon sa cinder block. So ang plano ko, maglalagay ako ng artificial flowers doon sa cinder block na yon. At least di ako magtitiis or hindi rin ako mag-aalala kung buhay sila o nadiligan ko ba sila, di ba? Anyway, maglalast naman ng mga 2 to 3 years yung artificial flowers. So okay lang, parang real din sila tingnan. At actually, mayroon din akong artificial flowers sa aming porch sa harapan ng bahay, kung napansin nyo yan. Maganda rin siya, parang real. So, itong video na to, mga kapatid, ay to be continued. So, hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat sa inyong love at suporta sa aking momunting bahay. Mag-iingat kayo lagi dyan. God bless you all. Bye-bye. Love you.